us on a stormy sea. Oh, lift your child as a beacon light to the port where I fain would be. Shore and show him at last to me. Mother of Christ, Mother of Christ, what shall I ask of this do I long to see, the bliss untold which your arms enfold, the treasure upon your knee. Mother, in a stormy sea. Oh, lift your child as a beacon light to the port where I fain would be. Show him at last to me. O inang sinta, inanang
Jesus, kalong ng iyong kamay, kagandahang loob mo'y namamagitan. Hele ang ginhawa at kaligayahan, mata mo'y tuon sa aming kahirapan, parating nyo'y sa klolo at sa sandigan. Sa iyong malasakit, inang nagmamahal, binabakas mo pag-asang sisilong. O Ina, dinadakila ka ng tanan, sa kawalang pag-asa ika'y karamay. Sa aming pagkadapa, itayo po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumay inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng sa 40 na araw na paghanda sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at ibang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Isama rin natin sa misang ito ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Ukraine, at ang ating matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, tinuturuan tayo sa aklat ng Deuteronomio na dapat nating sundin ang kautusan na binigay ng ating Panginoon upang tayo mabuhay
na ayon sa kanyang kalooban. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, sinasabi ng ating Panginoong Hesus na ang lahat ng mga nabubuhay ayon sa kautusan at nagtuturo nito na matapat sa kautusan ng Diyos ay siyang bigyan ng buhay na dakila sa kalangitan. Tayo ay tinatawag din na ating isabuhay ang mga kautusan ng ating Panginoong Diyos. Ngunit sa mga sandali dahil sa ating kainhaan, karupukan at anumang dahilan, tayo'y nagkasala. Dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong 40 araw na paghanda at sa lakas na dulot ng iyong salita, ipagkalob mong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao upang kami, iyong laging marapating, magkaisang diwa sa aming pagdalangin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay ko sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito. Ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong, anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing-inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit, kaiingat kayo. Ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.
Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda, purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umaakay sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga aral na mga propita. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon." Tandaan ninyo ito. Magwakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawala ng bisa hanggat hindi magaganap ang lahat. Kahit sinumang magpawalang halaga, kahit sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay bibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng 3 na linggo sa Kwaresma o 40 na araw na paghanda para sa dakilang kapistahan ng Pasko ng Pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Bawat araw ay may iba't ibang tema. Sa araw natin ngayon, ang tema ay tungkol sa kautusan o batas. Ang tao, upang magkaroon ng kaayusan sa buhay, ay mayroon pong sinusundan na mga alituntunin, mga patakaran, at mga batas. Mayroon pong tatlong klase na batas dito sa ating mundo. Una, yung tinatawag natin kautusan ng Diyos o divine law. Ito yung una sa lahat. Pangalawa, ito yung natural law, yung likas ng kalikasan. Pangatlo,
positive laws. Ito yung mga alituntunin, mga konstitusyon, mga batas at patakaran na gawa ng tao. Positive laws. At dito sa positive laws, akala ng mga tao, yun ang kanilang mahalaga sa buhay. Kaya sinasabi, minsan, na lex, dura lex, is lex. Ang batas, kahit mahirap, ay batas pa rin. Pero hindi gayon ang dapat. Sapagkat ang lahat ng alituntunin, lahat ng batas, lahat ng patakaran, ay gawa upang ang tao ay mapalapit sa Diyos at gumagawa ng mabuti. Kaya hindi po mahalaga ang batas. Mas mahalaga ang Diyos at pangalawa, ang tao. At dahil dito, atin pong tingnan sa ganitong konteksto, ano ang kahulugan sa sinasabi sa aklat ng Deuteronomy ngayon, Kapitulo 4, Versikulo 1 at Versikulo 5 hanggang anoigi, na unawain ninyong mabuti at sundin ang mga utos ng Diyos. Ang ginagamit po dito na salita ay ang salitang hochim, mula sa salitang hoch o tinatawag na alituntunin. Pero ito ay bahagi ng turah. Ang turah o batas o kautusan ay isa sa tatlong tradisyon ng ating Biblia sa lumang tipan. Ito pong tatlo, Torah, Kitovim, at Neviim. Ang Torah, ito yung limang aklat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, at Deuteronomy, na kung saan atin po makikita sa aklat ng Exodus Kapitulo 20 at Deuteronomy Kapitulo 5 na ang sampung kautusan. Pero hindi lang sampu na kautusan. Sa lumang tipan ay mayroon pong 613 na batas, na ang positibo nito ay 248, at ang negatibo nito ay 365. Sa sampung kautusan, ang pangatlo is una, pangalawa, at pangatlo ay tungkol sa Diyos. Ang pang-apat hanggang pang-sampo na kautusan ay tungkol sa tao. At ito ang alituntunin na dapat nating sundin, sapagkat kung sinusunod natin, tayo ay mamuhay na magkaroon ng habang buhay. At habang buhay, mahaba na buhay. Ito yung laging ninanais ng tao. Kaya sa ating Salmo 147, na dapat nating purihin ng Panginoon, na siya talagang pinagmulan ng kautusan. Kung minsan itong mga sampung kautusan sa lumang tipan na nilikha ayon pa sa tradisyon ni Moises, ay sinasabi nila kaparihas sa kuda ni Hammurabi. Pero dapat tingnan ito sa malalim pa na paraan, sapagkat mayroon pang luma na tradisyon na batayan ito. Hindi lang ang tradisyon ni Moises at ni Hammurabi, bagkos mayroon pang pinakaluma na mga tradisyon na nadiskubre o natuklas ng tao. Kaya dapat nating tingnan na ito'y nagmula sa Diyos. At dahil nagmula sa Diyos ang mga kautusan, atin pong maunawaan ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, Versikulo 17 hanggang 19, kung ano ang ating pagtingin sa kautusan o sa batas. Sa Hebreo, ang batas ay tinatawag na Torah. Torah para bang isang palaso na tinutudla, na magbigay ng direksyon. Ito yung kahulugan ng Torah. At sa bagong tipan na nakasulat, hindi na sa Hebreo, sa orihinal na pagkasulat, sa Koinoko na Grigo, ito ay nomos.
Nomos, ibig sabihin, batas. Kaya, mabasa po natin sa Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 5, verse 17, Katalisay to nomon, itos propitas. Nomon, mula sa tradisyon ng mga batas, propitas, tradisyon ng mga turo ng mga propita. Ang mga propita, nagbibigay rin ng paraan paano mamuhay na matuwid. Lalo't higit na ang tinuturo ng ating Panginoon ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 17, sinasabi ng ating Panginoon, huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa. At ang ginagamit na salita ito, katalisay, pag walang bisa, ibig sabihin wala. Ngunit, upang ito'y ganapin, plerosay, ganapin, o gawing ganap, plerosay. At napakalalim pa yung salitang plerosay, dahil hindi lang po ang pagganap, ito ay isabuhay din. Ito ay dapat sundin din at isabuhay ng bawat tao. Kaya sinasabi kaagad ng ating Panginoon, tandaan ninyo na magwakas ang langit at lupa, ngunit ang kalitliitang bahagi ng kautusan ay hindi magkaroon ng kawalang bisa. Kasi mayroon pong bahagi sa pagkasulat sa Griego, uli kaya sa Hebreo na lingwahe, sapagkat sa Hebreo na lingwahe ay wala pong vowels, consonants lang, mayroong maliit na bahagi doon tungkol sa kautusan. Yon ay hindi dapat na hindi pansinin. Kung titingnan po natin sa buong Biblia, mayroong 420 na salita tungkol sa batas o kautusan sa Biblia. At ang lahat na ito ay tungkol sa pagsabuhay, sa buhay na dapat isabuhay natin na maayos, na matuwid at ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi po mahalaga na tingnan natin ang literal na kahulugan sa mga batas. Ang mahalaga, ang esensya nito, ang buod nito, at ang esensya at ang buod nito, una sa lahat, ay pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, kaya makikita po natin sa unang kautusan, pangalawang kautusan, o first commandment, second commandment, at saka third commandment. At pagmamahal sa kapwa, ganyan ang pagmamahal sa sarili, na makita natin sa commandment number 4, na ito yung paggalang sa mga magulang, at number 5 hanggang number 10. Kaya ang pinakabuod, pinakaisinsya nito ay ang tunay na pag-ibig sa Diyos. Nasa paggamit po natin ng salitang pag-ibig, mayroon pong iba naman na pagtingin nito. Sapagkat kung tingnan natin sa Biblia, ang pinakamalalim na ginagamit na salita tungkol sa pag-ibig ay agape, na ito ang dalisay, tunay na pag-ibig, na ito ang pinakabuod at minsahe tungkol sa pagsabuhay ng kautusan. Madalit sabi, kapag tayo'y may pag-ibig sa Diyos, tayo po'y masunurin sa Kanyang mga kautusan. Isinabuhay natin ang kautusan dahil iniibig natin Siya. Kapag nakulang tayo sa pag-ibig, hindi tayo sumusunod sa Kanyang mga utos. Pangalawa, kapag mahal natin ang ating kapwa, ganun po mahal sa sarili, sundin natin ang mga batas na magsaayos ng buhay. Ibig sabihin, dito ang pinakabuod sa lahat ng batas at turo ng mga propita ay ang pag-ibig na tunay, na una para sa Diyos, pangalawa para sa kapwa, pangatlo sa mga nilikha ng Diyos. Hindi po, ulitin ko, mahalaga ang batas. Ang mahalaga ay ang ating ugnayan ng malaliman sa Diyos na may pag-ibig, sapagkat sa tunay na pag-ibig sa Diyos,
ay ating tugon sa kanyang mapagligtas na pagmamahal. Nag-alay siya ng kanyang buhay upang ipahayag gaano kadakila ang kanyang pag-ibig sa pagsunod sa kanyang Ama, ating Panginoong Diyos na si Yahweh. At ito yung batas, ito yung kautusan na siyang ipinapahayag sa atin. Siya na salita, nagkatawang tao, ay sumunod sa Ama, na tayo rin dapat sumunod sa kautusan ng ating Diyos. Pagpapahayag na tayo'y nabubuhay sa kanyang pag-ibig at magkaroon tayo ng buhay na ganap at ikasyesya. Ang kaganapan ng ating batas dito sa mundo ay ang pagsang-ayon nito sa pinakautos ng Diyos na umibig sa Kanya ng tunay at ipahayag ito sa ating pagmamahalan sa isa't isa. Sapagkat kung mayroong pag-ibig, ayon pa ni San Juan de la Cruz, nariyan ang Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Sitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama, ang nagbibigay ng lahat ng mabuting biyaya upang lagi nating sundin ang kanyang mga batas ng may bukas loob tulad ni Kristo. At atin pong itutugon, Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang simbahan naway maghatid sa mga tao ng diwanag ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga mambabatas naway magsagawa ng mabubuting batas para sa kapakanan ng mga tao. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpatupad ng mga batas at maghatid ng kalayaan at katarungan sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang lahat ng tao naway makilala ang Diyos at sundin ang kanyang mga batas na nakasulat sa kanilang mga puso. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Sa tahimik idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, pagkaluuban mo kami ng biyayang makasunod sa iyong mga utos at magtaguyod ng iyong batas at salita sa lahat. Nilinam ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin ni Batido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos umang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan,
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan. At kami, ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay, pakundangan sa pagay ngayon, ipinagdiriwang. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapanitunay, marapat na kayo aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ay anak, ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginanap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa namang helsi si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu yung banal ang makaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman o matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamigitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kapariyan. Alalahanin mo rin mga patid namin na imlay may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan-wirapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisahan mga Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose. Kaisahan mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, San Alonso Reyes, ni Malay, San Pedro, Kalungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin magaling na utos at turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Inipon tayo sa pagmamahal ng ating poong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa
Pinaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanalin ng aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang sa ikapagpagin dapat namin sa mga pangakong ibibigay sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa kayo na sa loob at sa labas ng labanan ng Itim na Nazareno kayo manaugnay sa pangitan ng iba't ibang social media platform na nakrosposting sa iba't ibang paraan na huwag inyong panalangin ay dinggin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang pagtalima sa kalooban ng Diyos ay ang pagsunod sa kanyang mga utos na ang pinakabuod nito ay ang pag-ibig sa Diyos higit sa lahat at pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Ngayon na po ang kubas-bas. Mangyari po lamang taas bagya mga bagay-bagay na pwes-busan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inagbasin ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailangan niyo ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan na wanila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga lamang imahin, dasalan at mga magaybagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon nito naway maalala ng pangako ng sa binyag na ikaw at ng ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualhati ka namin.